Many local governments in the Visayas, including Cebu, have considered reclamation as a way to progress. However, many people here are also against such plans because of environmental concerns. What is your position on this issue? Kalyoti, kayo po unang sasagot sa tanong. Yun dyan sa mga reclamation yan, kasi ang nakikinabang lang sa mga reclamation yan ay mga lalaking kapitalista para gawin nilang industrial center o business center nila. Hindi nakikinabang yung mga mamamayan dyan. Ang napaparusahan pa, yung ating environment na sasalaula. Kaya ako hindi sang-ayon sa reclamation na yan. Ang kailangan natin ay isang matinong pamamahala ng gobyerno na tutugo, nagpaprotekta doon sa ating kapaligiran. At kung maaari, talagang paunlarin pa natin yung ating mga effort doon sa pagpaprotekta sa ating mga kapaligiran. At nang sa ganon ay makagkaroon tayo ng malaking contribution doon sa ating commitment sa international dito sa paglaban sa global warming at climate change. At itulak natin yung alternative mineral management bill na nasa Kongreso ngayon at magkaroon ng national land use para nang sa ganon maipirmi natin. All right, maraming salamat, Kalyoti. Manila Mayor Isko Moreno Domagoso. Reclamation. Hi, Father Bob. Katulad ng mga tanong kanina, hirap ang bansa, maraming utang, naghahanap tayo ng investor. There is a future pwedeng mangyayari sa atin, no? In the likes of Hong Kong nationals, in the likes of Taiwanese national who will come and may at least retire here and do business here or may invest here. Kaya kailangan natin, kung talagang naghahanap tayo ng pambayad ng utang, kita at trabaho, kailangan natin itong i-push through. Because this is a new source of income without giving burden sa ating mga taxpayers. New source of possible income for everyone. But at the same manner, we must obey, follow all regulation with regard to protecting our environment and environmental effect of this reclamation in their respective geography. All right, maraming salamat. Senator Ping Lacson, kayo na po. Mabalik ako doon sa pinaka-basic na guidelines ko na sinusunod. Ano? Paggawa ng policy decision o mas anong decision, dapat science-based at data-driven. Ito ang pinaka-importante kasi hindi ito parang pwede mo i-apply sa buong kapuluan. May mga areas na baka kailangan talaga nalang mag-reclaim. Pero again, dapat nakabase ito sa siyensya at saka sa mga datos. Kailangan ba talaga? At ito ba'y makakasama sa environment? Sa ibang lugar naman, talaga hindi po pwede. So napaka-basic ang aking panuntunan. Science-based and data-driven. Yun lang po. At consultation pati. Kasama sa data-driven yung makipag-consulto ka sa mga maapektuhan na mga taga roon sa lugar ng magkakaroon ng reclamation projects. Salamat. Candidate Manny Pacquiao, your response to the question of the KBP Cebu chapter on reclamation. Pero hindi po ako total dyan sa reclamation, per case lang po. Kailangan na magkaroon ng assessments at kung tanungin natin yung LGO kung gusto nila o hindi. At kailangan hindi masira naman ang ating kalikasan. Dahil ang kalikasan, bahagi po ng ating buhay. At magkaroon po tayo ng consultation sa ating lokal para po sila po nakakaalam sa kanilang lugar. Kaya yan po ang magiging basis natin bago mag-reclaim sa isang lugar. Ang tao ang tatanungin natin kung gusto nila o ano. Makatulong sa kanila o hindi, sila po ang tatanungin natin. And then mayroon naman po tayong agency dyan to assist para suriing mabuti kung ang lugar ay dapat bang i-reclaim o hindi. Salamat, Vice President Lenny Robredo, tungkol sa reclamation. Yung economic cost should never come at the cost of yung environment saka yung mga social cost. Aparating kino-consider ano ba yung epekto nito sa mga taong kumukontra? Ano ba yung epekto nito sa environment? So para sa akin, mahalaga talaga yung mekanismo. Yung mekanismo na pinapakinggan yung experts,
yung People's Councils na from day one, meron ng platform para yung boses nila napapakinggan. Kasi kadalasan, pinapadaan lang ito sa very shallow na consultation. Kaya nararamdaman ng mga stakeholders na kahit kontra kami ng contract, sinusulong pa din nila, hindi kami pinapakinggan. Pero kung ang platform nandyan, from day one na pinopropose pa lang ito, kasama na sila sa usapan. And of course, yung experts natin sa environment, kailangan tanungin kung ano yung magiging epekto nito sa pangkalahatan. Maraming salamat.